For today's video, I'm going to show you how to install Baybayin Font on your PC. So yun, napakadali lang naman mag-install ng Baybayin Font sa PC ninyo or laptop. Simple lang naman ang proseso. Pero bago ang lahat, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para palagi kang informed kapag may bago tayong video. So yan, without further ado, let's get started. Ang una natin gagawin ay pumunta sa ating browser at is-type sa search bar ang Baybayin Doctrina Fonts. Yan. Pagkatapos niyan, click natin itong Baybayin Doctrina Font. So yan, na-direct tayo dito sa isang site kung saan madadownload natin yung font. Now what we are going to do is just click the download button. At yan, na-download na natin. Now next, pumunta tayo sa downloads. Makikita natin na naka-zip yung file. So what we are going to do is to right-click and click extract here. I-extract natin yung file para malaman natin kung ano yung nasa loob. So yan, eto na siya. Meron tayong dalawa. So parehas lang naman itong dalawang Baybayin Font. Ang pinagkaiba lang naman ay yung estilo ng pagkakasulat niya. Open natin itong isa. Yan. Eto siya. Tapos eto namang isa. Yan. So, pumili na lang kayo between the two kung ano yung mas maganda. Para sa akin, etong isa yung mas maganda. Ang sunod natin ay i-click natin install. By the way, pwede nyo naman i-install yung dalawang klase ng font. Oops! Meron na tayong naka-install dito sa PC natin. So, next na natin to. Paka-install nyo sa kanya, eh, tapos na. So, punta tayo sa Microsoft Word. Ngayon, susubukan natin kung gumagana ba talaga yung font. So, type tayo dito. Mahal. Palakihin natin. Yan, mahal. Susubukan natin siyang isalin sa Baybayin at tingnan natin ang magiging resulta. Punta tayo dito at hanapin natin yung Baybayin Doctrina Clear. Yan. Kung marunong kayo magbasa ng Baybayin, makikita nyo na mali yung pakabaybay nito. So, paano natin to aayusin? Simple lang. Undo muna natin. Click nyo tong arrow na maliit. Pag nandyan na kayo, hanapin natin yung Baybayin Doctrina Font. Eto, Baybayin Doctrina. Click natin yan. Click natin yan. At pumunta tayo dito sa Advanced. Pag nandito na tayo sa Advanced, tignan natin yung ligatures. Eto siya. So, anong gagawin natin dito? Simple lang. Papalitan lang natin tong none ng all. Ganun lang kasimple. At hit OK. So yan, mahal. Ganyan na, makabaybay sa kanya. Tama na. Now, subukan natin mag-type pa ng iba. Subukan natin i-type ang ako ay Pilipino. Yan. So tama na ang kanyang pagkakabaybay. At dagdag rin kaalaman, magagamit natin yung na-download natin na Baybayin Font hindi lang sa Microsoft Word Office, kundi pati na rin sa Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, at pati na rin sa Adobe Photoshop. So, try natin sa Adobe Photoshop. Punta tayo sa mismong app. So, yan. Try na natin dito sa Adobe Photoshop. Type natin ako ay Pilipino. So yan, hanapin na natin yung Baybayin Font. Click natin to. At hanapin na natin Baybayin Doctrina. Click natin.
Okay, basahin natin. Ako ay Filipino. So that's all for today. Thank you for watching and please hit the subscribe button below and yung notification bell na din para palagi kayong informed pag may bago tayong video. So that's all.